sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga kakaibang bato na nahukay ng ating ka-TH sa kanilang hinuhukay na proyekto. Ang kakaiba sa mga batong ito ay meron silang maputing kulay at mga kakaibang hugis. Kaya ang nais itanong ng ating ka-TH na nakahukay sa mga ito ay kung ang mga ito ay lehitimong marka. At kung ang mga ito ay lehitimong marka, ano naman kaya ang nais ng mga itong ipahiwatig? Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isa sa mga kakaibang bato na nahukay ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Ayon sa kanya, meron siyang naunang lugar na hinukay kung saan ay meron din siyang mga nahukay na katulad ng mga batong ito. At sa kanyang pangalawang hukay, muli niyang naengkwentro ang ganitong uri ng mga kakaibang bato. Ang lugar kung saan nagsasagawa ng paghuhukay ang ating ka-TH ay sa isang bulubundoking lugar. Ayon sa kanya, ang uri ng lupa sa naturang lugar na ito ay tinatawag nilang panas. Ito daw ay parang anapog na matigas. Ang anapog sa wikang Ingles ay tinatawag nila itong lime. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwalt. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Base sa aking naging pagsusuri sa itsura ng kakaibang bato na ito, sadyang ang kapansin-pansin dito ay ang kanyang patulis na hugis. Dahil dito, maaari nating sabihin na ito ay isang arrowhead na marka. Kung ito ay isang arrowhead na marka, ito ay nakaturo sa isang mahalagang direksyon. Dahil sa ito ay isang buried marker o nakabuong marka, ito ay nakaturo sa isang sulok na bahagi ng ating hukay. At sa naturang sulok na ito ay dito tayo aabante sa ating paghuhukay. Maliban sa kakaibang hugis ng batong ito, mapapansin din natin na may nakaukit sa kanyang bahagi na ito. Kung pagmamasdan natin itong mabuti, may nakaukit na dalawang magkatabing linya. At ang aking naging pagbasa dito ay nagpapahiwatig ng distansya. Ito ay nagpapahiwatig ng distansyang 5 to 10 feet o 5 at hanggang 10 talampakan. Kaya mula sa dating kinalalagyan ng batong marka na ito at sa direksyon kung saan nakaturo ang patulis nitong bahagi ay ang distansyang 5 at hanggang 10 talampakan. Kapag nagawa nating hukayin ito, ating madadatnan ang kasunod na importanteng marka o maaaring ang mahalagang bagay kung ang nakatagong kayamanan sa lugar ay isang small treasure deposit lamang. Sa larawan naman na ito ay ang ikatlong bato na nahukay ng ating ka-TH. Mapapansin natin dito na ang kanyang hugis ay meron itong pagkakahawig sa naunang batong ating sinuri. Dahil dito, masasabi ko na ito ay isang pointer na nagtuturo ng isang mahalagang direksyon. Sundin lamang natin kung saan nakaturo o nakatapat ang patulis nitong bahagi at dito natin ito itutuloy na huhukayin. Masasabi nga ba natin na ang mga batong ito ay lehitimong marka?
Base sa aking kabuuang pagsusuri, ako ay may malaking pagdududa sa pagkalehitimo ng mga ito. Kaya ang masasabi ko dito ay higit na makakatulong kung meron pang mga karagdagang marka na ating matatagpuan sa lugar. Pagdating naman sa aking payo, kailangan talaga nating magsagawa dito ng mga trial diggings o pagsubok na paghuhukay. Subukan lamang nating hukayin ang mga sulok kung saan nakaturo ang patulis na bahagi ng mga batong ito. At kung sa ating paghuhukay ay meron tayong nadatnang kasunod na marka, maaaring dito natin pwedeng makumpirma na ang mga ito ay lehitimong marka. Pero kung sadyang wala tayong nadatnang kasunod na marka, ito ang sinyales na kailangan nating itigil ang ating paghuhukay at maghanap ng ibang mga marka sa ibabaw ng lupa. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal. Bangis Sagaling. Rex Alipo ng Calabarzon. Lailay Romel ng Matina Davao. Zando Real. Charlie Libusada. Maria Deta. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.